kinita ko sa abroad for 13 years, naubos lahat. So parang nakakahiya. Natakot po ako para sa buhay ko. Masusurvive mo yan, sabi nila sa akin. Pero hindi pa rin talaga maalis yung thought na paano kung hindi. Pagka isinuot ko daw yon, makita man ako ng ahas, hindi lalapit sa akin. So syempre, yung faith mo, ano doon? Sa gitna ng kanilang sitwasyon, paano matatagpuan ang higit na malaking plano ng Diyos sa kanilang buhay? Alamin ang kasagutan sa The 700 Club Asia. In this cold December month, we send you our warmest greetings, especially to our OFWs who will be missing home again this Christmas. Malayo man, malapit din kayo sa inyong mga mahal sa buhay. With the modern technology we have, you are just a chat away through Messenger or Zoom. You can even join your family reunion virtually. Tayo nga dito sa CBN Asia, we're doing most things via online. In this time of the year, when we begin to take stock of what happened to us the past year, what happened to our dreams? Perhaps some will say, well, there was nothing to look back to except misery brought about by this coronavirus in our midst. But there are still many things we have to thank God for during this pandemic, despite the challenges we have to face. We are alive and being sustained. There are also those who are hardly affected by the pandemic. In our first story, Lambert faced different challenges in life, but now enjoying a blessed life. Let's watch his story. Mula nang siya'y maging sundalo sa kanilang bayan sa Mindanao, baon na ni Lambert ang isang anting-anting na pamana pa ng kanyang ina. Pinaniniwala ang iyon ang makapaglalayo sa kanya sa mga panganib, bagay na napatunayan naman ni Lambert. Na pagka isinuot ko daw yon, pag makita man ako ng ahas, lilihis daw yung ahas, hindi lalapit sa akin. So, siyempre, yung faith mo, ano doon? So, doon ka nag-depend, di ba? Pero, nanatili siyang bihag ng kasalanan. Mga babae, inom, kung ano-anong bisyo, binata ako. Nang magtrabaho siya sa isang factory sa Korea, hinanap niya sa bisyo at pera ang kaligayahan. Ngunit, lagi siyang umuuwing bigo. Nabibili ko lahat. Pero one time, sabi ko parang may kulang sa buhay. Parang hindi ako masaya. Parang may vacuum ba sa puso ko na parang pero kulang talaga. Isang araw, pinadalhan si Lambert ng Biblia ng kanyang kapatid na nasa Hong Kong. Binasa niya iyon at natuklasan niya ang katotohanan. So ang intention ko naman doon, sige, para gumaling ako sa English, babasahin ko yung Bible. Ginaya ko, nabasa ko kasi yung kay Jonah, chapter 1, verse 9. Ang nakalagay doon, ang prayer ni Jonah, I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Sabi niya. So sabi ko, sa sarili ko, gagayahan ko yung prayer ni Jonah kasi para totoong Diyos talaga yung matawag ko. Baka mamaya kung anong Diyos ang matawag ko. Nag-umpisang dumalo si Lambert sa isang Kristiyanong gawain sa Korea kung saan niya narinig ang mahalagang mensahe ng Diyos. Ang pagkaunawa ko nung pagpasok ko doon, may sumisigaw na parang nagsasalita sa akin. Sigaw talaga, sabi niya, ikaw na makasalanan ka, magsisi ka na sa kasalanan mo, napakarungo sa harapan ng Diyos, patatawarin ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. First time kong naiyak ako doon, sabi ko, naging sundalo ako, hindi ako umiyak eh. Marumi pala ako, napakakasalanan ko pala, dami ko palang kasalanan. Si Lord pala ang kulang sa buhay ko. Yung pala ang gusto ko, yung pala ang hinahanap ng puso ko. Yung pala, hindi yung alak, hindi yung babae, hindi yung pera. Buong puso niyang ipinagkatiwala ang buhay sa Panginoon. Mula noon, tinalikuran na niya ang anting-anting at namuhay sa liwanag. Nakaranas siya ng deliverance na naghudyat ng paglaya niya mula sa bitag ng kasamaan. Nakabalik siya sa Pilipinas matapos ang mahigit 3 taon sa Korea. Dito na rin siya nakapag-asawa at nagkaanak. Muli pang sinubok ang pananampalataya ni Lambert, pero nanaig ang nais niyang sumunod sa Diyos sa kabila ng hirap. Hanggang sa sunod-sunod niyang nalasap ang pagpapala.
nabigyan siya ng mataas na posisyon sa isang industrial company sa Bulacan. Di nagtagal, nakarating siya sa Canada, dala ang magandang oportunidad sa isang automotive parts company. Pinag-igihan pa ni Lambert ang trabaho hanggang sa makalipat siya sa sales at maisama ang kanyang mag-ina sa Canada. Nakabili sila ng bahay at lupa doon. Malaking bagay yung maging faithful ka kay Lord. Yung nagkaroon ng direction yung buhay namin, yung promotion ni Lord. Napunta kami dito, pututusin, mas maraming magaling, mas maraming mahusay sa akin. Pero ako ang napunta dito. Ako napili na-hire dito. Nakikita ko yun, hindi sa sarili kong lakas, hindi sa sarili kong talino, kundi lahat grace ni Lord yun. Lahat blessing ni Lord yun. Kung dati anting-anting ang bitbit ni Lambert upang pananggalang sa buhay niyang sundalo bukod pa sa baril, ngayon bitbit ni Lambert ang pananampalataya at salita ng Panginoon bilang sundalo ng Diyos. Ang life verse ko talaga yung Deuteronomy chapter 14 verse 9b. I will make you a nation mightier and greater than thee. People like to give power to things. Nilalagay nila yung hope nila or nagde-depend sila dun sa bagay na yun. Na parang ito yung magbibigay sa akin ng swerte or ito yung solusyon ko sa poverty or whatever. And in my case, when I was younger, yung aking anting-anting is beauty queen ako, I'm young, maganda ako, etc., etc. So yun yung parang dun ako nagde-depend. But then of course, over time, tumanda din ako. So, na-realize ko, I cannot be 18 forever. I would be replaced after 1 year by another beauty queen. So, nung nilagay ko yung faith ko at yung nag-depend ako doon, nasawi din ako. Camp-sawi ako. In fact, sabi nga ni Lambert, yung faith niya nandun. Mm-mm. Dun sa anting-anting na yun. Actually, that in itself becomes like an idol. Yes. Kasi you won't leave home without it. Diba? Parang insecure ka. Oh, parang insecure ka kung naiiwan mo yun. It's like, oh no, something bad will happen. Tama. You know, unless we remove our focus on that one thing that we depend on, we will never see that God has a bigger plan for us. In the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, God says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Nang makakilala si Lambert sa Panginoon, hindi na siya nagdepende sa kanyang anting-anting para sa kanyang protection, kundi sa Diyos na lamang. At hindi lamang protection para sa kanyang physical na kaligtasan ang ipinagkaloob ng Diyos, kundi maging sa kanyang espiritual na buhay. Tama. And also, God continues to prosper him in his career and blessed him with a loving and godly family. You know, when we come to Jesus Christ in faith and we continue to trust in Him alone, we begin to experience His bigger and more satisfying plan for our lives. If you want to experience God's best, God's bigger plan for you, surrender every area of your life to Him. And if that is your desire, follow me in this simple prayer, but let it come from your heart. My Heavenly Father, for many years, I've ruled my own life. I did what I wanted. But Lord, I realized that you have the most excellent plan for my life. So right this very moment, Lord, I confess to you my sins, my prideful ways, Lord God, and I ask your forgiveness. Lord, cleanse me from all the sins I've committed. And at this very moment, I turn my back on my life of sin. And I embrace you, Jesus, and invite you to come into my life, to be my Lord and to be my Savior. Jesus, thank you for dying on the cross to save me. For through that death, you took away my sin, my shame, and my guilt. And on the third day, you rose from the dead. And through that resurrection, I now can have newness of life. Thank you, Lord, for securing for me in this life, joy and peace, and all the way until eternity. Thank you that I can now live victoriously, pleasing you.
I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mong maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0919-0607-567. Kung sumabay kayo sa aming dasal at tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at Tagapagligtas, sasa inyo ang pagpapala na kanyang inilarawan sa Mark 10:30. Tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ibahagi niyo sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa upang kapwa natin mapapurihan ang Panginoon. Kung may nais naman kayong maipagdasal namin para sa inyo, tawagan niyo kami sa aming hotline number 873-70700. Ang ating mga trained prayer counselor ay naka-standby 24 hours a day, 7 days a week upang sagutin ang inyong mga tawag. Ang aming Viber numbers ay 0949-888-8001 at 0943-144-4933. And to all our viewers via GMA Pinoy TV and TBN, you can contact us through Skype. Our Skype ID is the 700 Club Asia. You can also post your prayer requests and comments on our Facebook wall. You can chat with us live. Log on to our website, cbnasia.org/mediacenter. And on your social media account, use the hashtag TSCABiggerPlan. Stress comes in many forms in our everyday life, and getting a good night's sleep is now a luxury. Learn how to get the sleep you need to protect your health. Get cutting-edge medical information about restorative sleep and how you can win back your rest. Receive the exclusive link to Protect Your Sleep series with your donation of 10,000 pesos. Plus the song, Buti Na Lang May Pasko 2020 edition, remixed especially for CBN Asia. Call, text, or visit our website to send your donation today. Pasensya, delikado, abunado, komplikado yung distansya. Kailan nga ba matatapos? Taong 2018, nang unang magtrabaho sa UK si Precious bilang isang nurse. Bagamat hindi sanay na mawalay sa pamilyang nasa Pilipinas, siya'y naglingkod sa dayuhang bansa, alang-alang sa sinumpaang tungkulin. Almost every day for first 3 months ko po dito, lagi akong umiiyak. Siyempre yung pag-a-adjust po sa bagong environment, tapos yung pakiramdam po na malayo ka sa pamilya mo, iba yung culture dito, iba yung weather. Pananampalataya naman sa Diyos ang naging armas ni Precious laban sa mga pagsubok. Pero sa akalang nalampasan na niya ang lahat ng hamon, panibagong laban ang hinarap ni Precious, ang COVID-19. So second query COVID patient po namin sa ward, ako po yung nag-look after sa kanya. Nung umubo siyang ganyan, medyo nag-splash siya sa mukha ko, since mask lang po ang gamit namin. Tsaka may glass, buti nga po may glasses ako, pero naramdaman ko po yung splash sa may forehead ko. Una siyang nakaranas ng lagnat at matinding pananakit ng katawan. Makalipas lang ang ilang araw, nakumpirmang positibo siya sa virus. Ang hirap bumangon, kumbaga. Pinipilit ko na lang yung sarili ko. As a nurse, kaya ko naman pong alagaan yung sarili ko every time na nagkakasakit ako. Pero nung time na yun is wala po talaga. Natakot po ako para sa buhay ko. Masusurvive mo yan, sabi nila sa akin. Pero hindi pa rin talaga maalis yung thought na paano kung hindi. Sa kawalan ng pag-asa at tiwala, nagtanong siya sa Diyos. Bakit ko kaya nakuha to? I was so cautious. I always wash my hands every time na magkakaroon po ako ng contact sa mga query COVID na patients namin or COVID positive patients namin. May mga times pa na sinisisi ko yung
protocol sa hospital, ganyan, kasi bakit ganito lang ang PPE na binibigay niyo sa amin. Doon naman, nagpadala ang Panginoon ng mga taong tutulong kay Precious. And when I finally told my parents about me being positive of COVID, na-amaze nga po ko kasi hindi rin nila pinakita na nag-aalala sila. Instead is they encouraged me. Sabi nila sa akin na palakasin mo lang yung faith mo. Sabi nila sa akin, kilala mo naman si Lord. May kasamang prayers na rin po. Prayers for protection, prayers for healing for me. Ang 14 na araw na self-quarantine period ang nagbigay daan para sa mga churchmate ni Precious na siya'y maalagaan at mapadalhan ng mga pagkain. Doon din siya nakapagbukas muli ng Biblia na puno ng mga pangako ng Diyos para sa kagalingan. Yung promise niya na I will never leave you nor forsake you, ganyan. Babanggitin mo lang siya yung mga stories sa Bible of healing, ganyan. Kung si Bartimaeus, sabi ko pa sa kanya every time na nakikipag-usap ako kay Lord, kung si Bartimaeus nga bulag na binigyan mo ng sight. Eh ako, Lord, buhay pa ako. Nag-fever lang ako. I just had this coronavirus. You can do something, sabi ko sa kanya. Pagagalingin mo ako and then soon I will testify your goodness. Hanggang sa dahan-dahang nanumbalik ang kanyang espiritual na lakas. Sa sama-samang panalangin mula sa pamilya at mga kasama sa simbahan, natanggap ni Precious ang pisikal na kagalingan. Doon niya nabatid ang mga nais ayusin ng Diyos sa kanyang puso. Nung napunta po ako dito sa UK, hindi ko po i-deny na most of the time I'm at work, ganyan. Nane-neglect ko na rin po yung personal relationship ko sa kanya. So for me, it was a reminder. It was a reminder na andito pa ako, ganun, pansinin mo naman ako. Parang sinasabi siguro ni Lord na ganyan. Hinumble down ulit niya ako, ganun, na wala kang kayang gawin kung hindi mo ako kasama. Sa pagbangon ni Precious bilang isang nurse sa UK, nadagdagan pa ang kanyang malasakit para sa mga pasyente. Caring ka na nun, pero parang mas naging caring ka sa kanila kasi you already experience what they experience. So, you know, parang kumbaga you feel them. Bagamat nagpapatuloy ngayon ang laban ng buong mundo sa COVID-19, panatag si Precious na siya'y hindi pababayaan ng Diyos. Ngayon, every time na papasok na ako sa room ng patients is although I'm wearing my protective equipment from the hospital, ano din po, with prayers na rin po every time na papasok ako, na alam ko na I'm covered by the blood of Jesus, na mas better yung protection ko from the Lord kaysa sa PPE na suot ko. Wow, powerful, powerful words. When we're sick, you know, instead of turning on the TV and trying to distract your mind, you know, playing games or turning to your favorite TV show, turn to God. Open His book. Read His promises, His love letter to you. Because that's what the Bible is. Exactly. Because the Bible says, my words are spirit and they are life. The living word of God, when you read it, it goes to your innermost being, and that seed of the word will produce a crop. And that's a crop of faith. She got reminded who she was in Christ Jesus. Amen. Amen. When we find ourselves in a difficult situation, like getting ill, we easily get discouraged. And we start to blame our circumstances or people, if not ourselves. Our faith is weakened. And when we even start doubting the goodness of God, we forget His bigger plan in store for us. God wants us to come to Him in prayer. When we're sick, He wants us to hold on to His promises as found in the Bible. In the book of Proverbs 4:20-22, we read this. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to a man's whole body. You know, if God knows the number of hairs on your head, wouldn't He care about your health? You know, what Jesus did on the cross was not just to forgive our sins, it was also to heal us. By His stripes,
We are healed. So kung may sakit po kayo ngayon, may karamdaman kayo, or there's somebody that you love who is sick right now, we can turn to our Lord God and cry out to Him. And let us do that right now. Let us pray. Oh Lord God, I thank You that You care for me so much. You care for all of us so much that even when we cough or sneeze, the tiniest health problem, You care about, God, and I cannot stop thanking You for Your great love. And right now, I know that there are many people watching right now, and maybe hopeless na, maybe you feel like you got a very scary diagnosis at takot na takot kayo, or maybe you're just simply suffering from a headache or you know, a tummy ache. You know what, God sees your pain and He sees your difficulty and He wants you to be healed. And right now, just breathe in and feel the life that God is pouring into you right now. And then breathe out and say, Lord God, I thank You for the healing that You are already doing in my life. Even if I cannot see it right now, I know that You will heal me, Lord God, that You love me from head to toe, God. And I know that Your promises in Your word are true, and Your promise includes Your healing. By Your stripes, Lord God, I am healed. There is somebody who has a severe, painful shoulder right here. When you breathe, it really hurts. The Lord is removing the pain right now. Somebody with hip pain, kapag naglalakad kayo, napakasakit ng hips ninyo, and the only relief you get is when you sit down. But the Lord God is freeing you from that hip pain right now. As you watch this show, He is releasing you from this pain. Somebody is diagnosed with cancer. Takot na takot ka ngayon. At para sa iyo, ito ay death sentence. But no, I cancel that in the name of Jesus Christ. He is pouring health into you right now. He is pouring life into you right now. Receive this healing as you breathe in and say, thank You, Lord God. I know You will free me from this valley of cancer in the name of Jesus. The name of Jesus. There's also someone right now, you have a chronic kidney disease, and the doctors have told you they have done their best for you. Your only hope is a transplant. But the Lord is saying to you, I am restarting and giving you back the full function of your kidneys. All you need to do is believe. Do not fear. I am your God. That's what the Lord says. There's also someone right now who, I don't know if that's what Joy saw, severe pain on your shoulder, but the Lord is saying that you're full of arthritis on your shoulder, and the Lord is just healing you. Amen. Instantly now in the name of Jesus. There's also someone that nagpadala ka ng over 50, 60 applications and nothing has come back. You are so discouraged, but the Lord says, I am opening a door for you that no one can shut. Have hope. Just believe. The Lord is asking you to believe. Put your trust in Him and you will receive your answer in Jesus' name. Amen and amen. What do you guys think if we regularly met, check up on each other, keep each other on track during this lockdown? Naalala mo ba na may kaibigan kami from our elementary days? She's back! Life may not always go the way we hoped it would. Hindi maiwasang mabago yung mga plano natin, mga ginusto nating gawin. Pero if you look a little closer, kaibigan, there are the little things that still make life worth living. Taong 1983 nang magsimulang magtrabaho sa Middle East si Ricardo bilang isang engineer. Sa pag-usbong ng kanyang karera ay natupad niya ang layuning mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Nakapagpundar siya ng mga lupain sa Pilipinas at napag-aral ang mga anak. Taong 1995 nang siya ay magretiro mula sa Saudi Arabia upang makapiling ang buong pamilya rito. Mula sa kanyang mga naipon, nakapagbukas siya ng isang construction supply business. Contractor ako.
So, ang tauhan ko noon, mahigit sandaan, siyempre, sagana ang buhay ko. Oo, nakakabili ako. Napakaaga ko nakabili ng sasakyan. Subalit hindi nagtagal, ang matamis na amoy ng tagumpay ay unti-unting naglaho nang humina ang takbo ng ekonomiya sa buong mundo. Nakaapekto iyon ng husto sa negosyo ni Ricardo. Unti-unting nalagas ang kanyang mga tauhan at naibenta ang pag-aari nilang mga truck at lupain. Hanggang sa tuluyan nang nagsara ang kanilang negosyo. Yun ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko kasi balitado kami rito na bankrupt. Our property, house, hardware, forfeited. Biruin mo yung kinita ko sa abroad for 13 years, naubos lahat. So parang nakakahiya. Lugmok man ang kanyang sitwasyon, hindi nakalimot sa Diyos si Ricardo. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon na tangi niyang sandigan. Kami, nagpupuri kami sa Panginoon kasi kami intact. Sabi sa Biblia, "For I know the plan I have for you, said the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. To give you hope and a future." Unti-unti ay nagbukas ang pinto ng biyaya ng Diyos para sa kanyang pamilya. Naging flight attendant ang kanyang anak na siyang nakatulong upang matubos ang nabenta nilang bahay. Nabigyan siya ng puhunan at muling nakapagsimula ng isang maliit na hardware. Doon ay nakilala niya ang taong naging sagot ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Isang Taiwanese customer ang tinulungan niyang makapag-set up ng binili nitong equipment mula sa kanyang tindahan. Magmula noon ay nagbago ang kanilang sitwasyon. Malaking blessing sa amin yun, yung tao na yun. Siya pala namili sa amin ng mahigit 30 milyon na paninda. Sa biyaya ng Diyos, tuluyang nakabangon ang pamilya ni Ricardo. Nakapagpundar muli sila ng lupain na may lawak na 150 hectares. Lalo pang nalasap ni Ricardo ang mapagpalang kamay ng Diyos nang makapagpagawa silang mag-asawa ng isang Christian campsite sa Bataan. Inilaan nila ang lugar na ito sa pagdaraos ng mga gawain para sa Panginoon. Bahagi ng Businessman Fellowship ngayon si Ricardo na ang mga mata ay nakatuon lamang sa Diyos na kayang gumawa ng higit pa kaysa sa maaari niyang hilingin at isipin. God is able to do immeasurable things more than we ask or imagine according to His power which is within us. You know, just like Rick, you may be leading a successful life because of hard work. You may have made it big for your career and you have everything going for you. Then some devastating events hits you and all these good things have been suddenly wrenched out of your grasp. Do not be discouraged, my friend, but take a good look at what God has revealed about His bigger plan for your life. Let me pray this prayer of the Apostle Paul to the Ephesians, found in chapter 1, verses 18 to 19. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, and His incomparably great power for us who believe. God has a bigger plan for our lives, bigger than our idea of a good life. Trust in Him and believe. Our future is secure in Him. Thank you all for watching. We hope that you have been given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. And don't forget, Jesus loves you. Ngayong Martes, paano ba maiiwasan ang COVID-19? At ano ang dapat gawin kung meron ka ng sintomas nito? Nawala ng trabaho at walang perang pambili ng gatas ng anak. Ano kaya ang gagawin ni Malu? Mahal mo siya pero may mahal pa siyang iba. Saan hahantong ang pag-iibigang ito? Alamin natin ang kasagutan sa ating episode ngayon sa Paskong Darating. Tampok sa The 700 Club Asia.